siya pick. Okay. Kasi na-counter ka agad yung Esme at saka yung Rafa eh. Ay, kaya ka agad patumbayin eh. Itong 1-1 parang ginawa ng RRQ, late game insurance na lang. At least meron tayong late game carry na pwedeng dumamage. Just in case na hindi mag-work yung Rafael Brody. Oh. Like for example, hindi makapag-farm agad-agad yung Brody. Yeah, I like what you mentioned nga, no? Yung 1-1, yung parang contingency plan. Uy, kumbaga, may bagong rito ng na RRQ na. Just in case nga na mahirapan sila during the early game, they have this 1-1 that could be able to scale up and bring enough damage papunta sa late game. Now, we're on game number 4. It's time. Burmese Ghoul, one game away to secure the grand final slot. Makikita natin yan kung ito bang RRQ ay nakapag-adjust nga ng tama, kung okay ba yung kanilang last game. This is a mid Rafaela para kay Vin. Mabilis to ha, kasi a Rafaela goes well with the Brody. Bakit, Kuya Rob? Yung Brody may enhanced movement speed yan eh. Uh-huh. So kapag nadagdagan mo pa ng movement speed nung Rafaela, nung mga blessing, nung holy blessing, talagang ang bilis nyo. Pero speaking of mabilis, ayun na nga ang sinasabi natin, Bobby. Ang bilis na namatay nyo doon. Spaman din siya eh. Saka nag-level to kagad si Ruby Didi. Oh, so nung nagkaroon siya ng stun, na-spaman siya eh. Oh, I forgot the name ng second skill. Nung ni Maybe, nung back siya. Nung back siya. Pero okay yun, Arob ah. Kasi pupunta dapat si Lemon dito. Mm-hmm. Kukuha, aabot yan eh. Aabot yan sa Minion Gold. Pero tignan mo yung ginawa dito ni Inapangan. Oo ni nga. Maybe Inapangan. Ayaw pakuhaan ng wagon pag eto namatay. Oh no, isa pang hit. Up! Lapitin! Dako! Kaya ko ba? Lemon! Left right! Kung nabuhay siya doon, gana sana yun. Kaso namatay siya doon. Oh my God! And eto pa yun. Ano yun? Yung wagon ay nagon. Nagon talaga. Hindi niya nakuha. Grabe yun, dahil sa gulong. Dahil sa gulong ni Maybe. Oh, B. Eto na nga, mga kaibigan. Ayun yung plano eh. Kasi ang mangyayari dyan, Kuya Rob, bibigyan kita ng Marimarik. Sige. Ang nangyari kasi dyan, yung mga minion, sa abot ka talaga dyan kahit namatay ka, basta't gitna eh. Basta magsasalbong sa gitna. Makakaabot ka. Doon sa wagon lang. Sa tore. Oo, sa wagon lang. Sa wagon. Kaso ang ginawa ni Maybe, inapangan niya si Lemon, sabi niya, wag natin pagparmin yan. Gawin nating dead lane. Itong si Kuya Lemon. Dead lane nila. Dead lane. Aso nga lang, sila yung na-deads. Noong time na yon. Pero dahil sa nagalawan yon, of course, ni Lemon. Oh. Pero well, napatay pa rin naman nila once again. And so far, Burmese Ghoul dito, Kuya Manjin, medyo they're doing a great job na ma-shutdown dito si Lemon. Oo, si Lemon talaga ang dito, main target ng Burmese Ghouls. Pero actually, lumipat sila dahil of course, Lord is the name of the game. At yun yung sinasabi mo, Rob. Players now using the Mountain Shocker for the vision. And now Ace will get the free turtle up dito nasa side ng team ng RRQ Hoshi. Ruby Didi coming in with the Blood O. Pasok siya dito pero bitin yung damage. The healing galing! Naku! Mula kay Vin ang magliligtas RRQ Hoshi doon. Tapos alam mo ba kung bakit maganda yon? Bakit nga ba? Kasi si Lemon nakapag-farm sa top lane. Ay, nabigyan nila ng space ngayon dahil doon sa Though, nakuha ni Ace doon yung turtle. Kung mapapansin mo, no? Ang ganda nung spacing out spacing ng RRQ. Eh. Oo. O kasi hindi makadikit si Ruby Didi. Oo. O ayan, nag-sacrifice pa si Kuya. Ito na yung ipit na sinasabi mo, ha? Kay Kuya Psycho, ha? The ipit, The ipit nation. Ang lupit ng RRQ dito. Kuya, nakita mo yun, Kuya Rob Luna. Si Kuya Arsene. Oo, ayan. Makulit. Mainit ang laban. Mainit. Matilok kung matilok. Pero so far dito, ha, sumasabay na ngayon. Though may konting shutdown na naganap dito kay Lemon on to the top lane as Ruby Didi naprok doon yung crossbow of tang. And this might be bad news para sa Burmese Ghoul kasi baka pwede nilang basagin yung top lane. Mamabasag nga dito, Kuya Rob Luna. Masyadong nag-focus dito ang Burmese Ghouls kay Kuya Lemon na hindi na nila nakita na ito pala ang problema nila, si Vin saka si Kuya Albert. The fast-paced movements of the Brody at saka Natalia. Pero oh no, is this a good trade? Tingin ko. Ibibigay ng RRQ yung mid dito for the top lane. Actually, mas okay ito. In terms of the trade na tinanong mo kanina man, tingin ko it's favorable para sa side ng Burmese Ghoul. Kasi mid lane, mid turret yun eh. Oo nga eh, the one who controls the mid.
controls the game. Indeed. Pero actually, sumubok sila mag-TP out, pero it was too late to start pretending. Oo, kasi hindi umabot doon si kaibigang maybe. And now R7 with this Esmeralda is going in the bottom lane. Nako. So, RRQ Oshi, okay lang sa kanila. Sige, nawalan tayo ng mid. But at least we got heroes. Tapos mukhang kukunin pa yan natin yung turtle. Pero dito na ngayon, ha, nagde-delicado yung the way nag-draft dito ng Burmese Ghoul as they open the Esmeralda. Oo. As R7 dito, as early as 5 minutes, uncontested yung kanyang farm. Ang ito magiging mahirap ngayon dito, Kuya Manji. Yes, meron silang backsha dito. Pero let alone, kung sobrang dami naman na magiging farm dito ni R7, hindi pa rin magiging enough. Wawits pa din. Awit talaga. Oo, kasi damage pa rin yung ano eh. Yung Esmeralda kapag tinamaan ka nung mga tela eh. Oh. Napakasakit na mga tela nun, pero ayun na nga pare. The vacuum mechanic or the duality will set up the kill in the top lane as the ace will finish up the tower. Pawi dito ng Burmese Ghoul si Mpera. 1K lang ang kalamangan dito ng RRQ. Dinadive in nila Ruby di talaga tutuloy. Dito si Lemon eh. To the point na pinforce nila na gamitin yung skill to niya. And somehow from there, ano eh, pag nadikita na kasi ni Ruby dito yung 1-1, parang nahihirapan na siyang ano, parang ang lagkit. Yung parang siyang nasuslow na hindi niya maikutan. Oo. Doon yung Alice. So yuck. So far dito, Kuya Manjin, Burmese Ghoul, they might actually, sila pa yung nagiging mas aggressive regardless na sila yung nalulugi sa gold. Natitin beats, no? Yung para bang paggalaw sana dito ng RRQ. Kasi yan, nag-agree ako sa'yo. Imbis na sana sila dapat kasi may Rafaela sila. Oo. Nagpo-focus sila sa pagligtas kay Kuya Lems eh. Yan na. Ayun na. Aray, R7. Ito na, si Burmese Gulong. Sinasay ko lang. Ito na ang plano ng RRQ, pare. Ano yun? Ang tawag dito, sama-sama technique. Sama-sama technique. Kumbaga, wala na magpapaiwan. Wala na. Oo. United we stand, divided we fall na kasi ang mangyayari dyan. Malakantayan eh. United we stand, divided we fall. At ayan, sama-sama na talaga. Inuna na nila dito si D. Tinulak si D. Pero sabi ni D, sige, tulak mo lang ako. Pero si R7 ang una niya nakita. Takbo, D! Sayang yung flicker, hindi siya nabuhay doon. Pero kasi ang nangyayari doon, Kuya Manjin, si Psycho, ginugulo yung mga members ng Burmese Ghoul para makatulong doon sa lapu-lapu. Ang lupit ni Psycho pala doon. Pero ang ganda lang visit ng Burmese Ghoul. Ha? Alam nila na patayan sila ng member. They go directly doon sa may turtle. Though may konting exchange pa rin naman na nakuha dito ang Burmese Ghoul. Actually, Kuya Rob Luna, parang lugi ata ang RRQ dito dahil nga... Ito kasi yung nangyari, Kuya Rob Luna. Ano na naman? Yung nangyari kasi dito, all part of the plan pala ng Burmese Ghoul yung bottom lane. Kasi nakikita na nila na yung RRQ, hindi nila kaya lumaban ng iwa-iwalay. Itong RRQ, sama-sama na magro-rotate ito, mala XP. Kaso ang sagot naman dito ng Burmese Ghoul, andito si Kuya Kid. Kung gusto nyo magsama-sama, hindi pagdidikit-dikitin ko kayo ng duality. Pupompian ko kayo. Ngayon, eto pa, RRQ main target dito, na-stun pa siya dito. Habang si Ruby Diti nandito naman for the support, RRQ ang kanya main target dito. Ayun na, naging Vegeta na ngayon. Si kaibigang Lemon, yun naman pala ang kailangan. Pero ayun na, nagkatabi-tabi sila dito, the vacuum. R7 will fall down. Healing spree para kay Ace dito. Double kill. Tinamaan ngayon ng Blood Odd. Para ngayon, kay Ruby Diti. Habang si Psycho ay tatakbo na ulit. And now, 10-12, Ace making the place. 5-1-3 at mukhang nalugi pa ang team ng Hoshi. Mukhang ang nalugi sila doon. But I may say, commendable doon yung galaw ni Lemon as he actually targeted the crossbow of Tang papunta doon sa may low Yi. And I think kahit papaano nakasuntok doon ang RRQ. And nag-make sense kanina yung sinabi mo why they actually pick itong 1-1 na to as their contingency plan, their plan B going into the late game. Pero kasi, Kuya Manjin, ang Burmese Ghoul, meron din silang ganun. As Ruby Diti, medyo nagiging scaling na siya ngayon. Scalers na. Ano yun, tumatapang na siya. Pinapasok niya talaga yung likod, back lanes ng RRQ. Galit na dito, mga kaibigan, itong Alice na to. Probably, ito yung magiging pinaka-dilema ng RRQ, Woshi. Kasi tapi-tapi sila eh. Oo nga. Nabanggit mo, di ba? Di sila marunong mag-social distancing. Oo, ayan, panahon ngayon kailangan social distancing. Oo. Kaya sabi ngayon dito ni Ruby Diti, sige, magtapi-tapi kayo. Mm-hmm. Yun yung sinabi niya, bibigyan ko kayo ng virus. Tapos ganoon din yung ginagawa ni Kid dito. Pinopompiang niya eh. Pinagdidikit-dikit, sabay papasok dun si Ruby Diti. Combo yun. Yun yung combo-licious. Tapos pag...
tumaas ng kamay si Kuya Ace, magma-mountain siya ka. Oo, at lalasitin niya na lang lahat. Oh, ganun yung mangyayari, Kuya Rob. Yung mga layering of skill dito ng Burmese Ghoul. Oo nga. So medyo tumatagilid ang vapor dito ng RRQ. Ang hirap nito kung ikaw ay fan, mga kaibigan, ng RRQ. How can they defend this Lord? Kung dahil yung strength nila dito, strength in numbers, tabi-tabi. Naku, delikado si Kuya D dito, ha? Kuya D. Shoutout pala kay Kuya D. Shoutout kay Kuya D. Oo, pero dito, nagkikigil. R7 with a falling star moon doon sa may bandang gitna. Ngayon, parang ano, ha? At susubukan siguro dito ng RRQ to do a bait Lord, eh. Oo, pero nga. Kasi, itong Burmese Ghoul, handang-handa sila rito as Ruby Didi just trying to secure. Medyo pinupush niya na muna yung top lane para ngayon. Pero psycho dito. Ay, tinulak! Tinulak yung gulong si ng maybe. Burmese Ghoul. Maybe, mabubuhay ba yan? Baka lang. Baka mabuhay. Baka nga. Maybe this time. Maybe not this time. Pero sa likod, may bawi yata dito yung mga Burmese Ghoul. Si Albert ang may target dito. Unstoppable na si kaibigang Ace. Si Didi, meron pa rin siya dito ang lifesteal. Ace, traceless in. And the Ace, traceless na naman. Sabay si Lemon dito. Bitin na ata dito. Nako, Lemon, takbo. As Psycho and company will shut down Ace. Pero pumapalag na lang dito si Ruby Double D. Hindi lang si Snoop Dogg, mga kaibigan, na may ganung banat. Si Ruby Double D10, R7. Pumapalag na lang ngayon, pero sabi ni Ruby Double D, siya ay magpa-farm na lang. Oh, no. Ang init, Kuya Rob. Ang init talaga ng labanan natin dito dahil si R7 ayaw niyang pauwiin dito ang mga members ng Burmese Ghoul. Aray, ayaw niya pang ampitasin dito si R7. Or rather, patay na ngayon dito ang luyi ni Kid. Si R7 pala. Si R7 pala ang naging sagot dito ng RRQ. Si R7 lang, mga kaibigan. R single 7. Kung ikaw Double D, ako single 7. Meanwhile, sasamahan na ngayon ni Lemon. Oh no. Nako. Uy, inabangan. Nakita mo yun, yung swallow spot? Mm-hmm. Inabangan talaga. Pero ito, I may say, Manjin, ha? This is gonna be the best time para subukan ngayon dito ng RRQ kunin itong Lord. Look at how the members of RRQ zoning out the members of Burmese Ghoul. Sa likod, si Ruby Didi, naghahanap lang siya ng enough or tamang pagkakataon para pumasok dito yes. mga members ng Burmese Ghoul. At ito na ba ang pagkakataon? Dahil actually, na-reset nila ang Lord. Si Maybe ngayon ang main target. Ruby Didi coming in with a stun. Pero mahuli siya! Inipit! Naalis, mga kaibigan, habang si R7, box out is real para dito kay Ace and Kid, R7, and of course, Psycho, making the place for their team. RRQ will take this free Lord Rob Luna. Hindi maka-responde yung dalawang members ng Burmese Ghoul dahil dito kay R7, si Ace, sama mo na si Kid, sila nga yung binabata doon nito ng RRQ R7, pero nabawian naman nila to, Manjin. Pero kasi okay lang yun, okay eh. Okay na. It's all part of the plan. Nakuha naman natin na yung Lord. Oo, yun lang pala yung plano. Pero grabe yung ipit ni Psycho dun, eh, no? Oo. Giniipit, eh. Sabi niya kay Ruby Didi, masyado ka ng matilok, ha? Masyado ka kaso ng matilok. Kasi, alam ko, cooldown yung winter trancho niya dun. Ni Rubes, no? Oo. Kaya tignan mo, yun yung nangyari ngayon. Sinay ko siya ni Psycho. And Lord, Rob, tama ba ako? Level 2 Lord ba to? Level 2 ata to, eh. Kasi nag 12 minutes na, eh. Yun ang hindi ko na spot out kung eksaktong 12 minutes nila. Tignan natin kung sumugod to. Kung sumugod. Hindi pa yan susugod. Let's see. Pero level 1 ata, eh. Oo, hinold na rin naman ng Burmese Ghoul. Pero ha, let's see. Dahil medyo magulo ang laban dito, si Albert ang may target dito na Ruby Didi. Pero si Psycho dito with the Hurricane Dance, hulado ka agad ngayon. Si kaibigang Albert, nawala na ang kuryente. R7, eto na. Sino ang tamaan niya ng slam dunk? Tinamaan ngayon yung dalawa. Pero R7 na naman titira dito. Pasok na ng second skill. The Lord is now gonna fall down. 36 seconds for Albert para sa kanyang death timer, Burmese Ghouls. Mabubuhay pa sila dito. Rob. Ang ganda ng ginawa ng Burmese Ghoul. Doon, di nila tinapos kagad yung Lord kasi alam naman nila na mahuhold na yun ng minion wave. What they actually did, tinalunan nila si Albert sa likod, si Lemo, itong lapu-lapu, sabay mo na to si Ruby Didi. Once nung nadikitan na nila doon sa likod, yung Brody na yon hindi na nakaalis. Na-pick up na nila yon. Pero si R7 dito, medyo malalim. Nako, maybe mabuhay. Maybe mabuhay, pero nandito si na Psycho para sa pagligtas. Kaya pa kaya ito mabuhay ni R7 dito, pero nandun sa kanyang likod. Si KB
kaibigan D. And R7, kumukumpas-kumpas lang. Ginagamitan na ng mga tela movements. Pero naglipat dito ng target. Na-sustain pa rin dito ni R7. 44 seconds para kay Ace and R7. Apat na yung umatake sa kanya. Pero buhay pa rin siya. Habang si Kit ay pulado na. And R7 makakaisa pa. Nakukit, takbo na. There you go. 200 gold para sa kamay ni R7 dito. And now, Burmese Ghouls. Sila pa yung nalugi doon sa engagement na yon. Sila pa nga kasi sinubukan nilang patumbahin. Napatay nila kanina kasi yung Esmeralda pero realizing hindi naman enough yung damage nila doon. Even with T going one-on-one against doon sa Esmeralda na yon, hindi enough. Hindi, na-hold sila lahat. Lahat ng mga damage nila na iba doon. Nasayang, nasayang. Pero si Maybe mukhang may ipit na naman dito. Manjin, look at that. May takas ba itong back siya na yan? Mukhang wala ata, Rob Luna, dahil syempre kinokuryente siya at ayun pa yung crossbow of Tang ni Lemon. Pero ito na ba yung perfect opportunity na pagpasok ng Burmese Ghouls? Wala pa yung Rafaela dito. Tatlo lang sa side ng RRQ ang lumalaban. Habang si R7 ay napakakunat pa rin because of the Stardust Dance. R7 really carrying this team to victory, Rob Luna. Nako, hindi ko alam man, Jin, kung paanong gagawin ng Burmese Ghoul dito to be able to burst down itong R7 na to. Given itong si Ace, hindi rin siya basta-basta kasing makadikit. Why? Kasi nasu-zone out sila rito nung Akai. And even itong mga damage dealer, yung si Vin, hindi natin masyado to napapansin, pero yung mobility na naibibigay niya dito with the rest of his team, oo, nagiging nahihirapan ngayon dito ang Burmese Ghoul. Hirap na hirap talaga, men. The mobility, the tankiness. Kailangan ng Burmese Ghouls dito makauli ng kaise. Pero RRQ extending everything out. Rob Luna, what is the plan here if you are Burmese Ghouls? I suggest the plan here is try to pick off itong si R7. At pero pag unawa nila yun, posible. Pero kasi ang ginagawang recipe ng Burmese Ghoul dito, oo, pinapasok talaga nila si Albert. In terms of the team fight, kailangan nilang magawa yon. Pero naunahan si Ruby Didi. At wala na yung extra damage push dito ng Burmese Ghouls. At mukhang yun pa yung extra damage si Lemon. We are now at the late game, ladies and gentlemen. Naku. Ruby Didi is now down. And RRQ, it seems like makuha pa nila yung game na to. Rob Luna. This is gonna be an easy Lord Manjin. Uncontested, ika nga. Kasi wala silang capability. Itong Alice kasi na to, kailangan nila to during the team fight. Oo. Let alone, si Lapu-Lapu, medyo malayo rin doon. And that's gonna be a free Lord. Ito na ngayon kung kanina, yung tanong mo kung Luminous ba yun. Ito, sure ako, Luminous to. Na to. And alam mo kung ano yung nagra-rhyme sa Luminous? Ano yun? Subukan ko, taga lang. Something loose. Something loose. Kasi pwede nang mal-loose. Pwede. Itong game na to para sa Burmese Ghouls. Talagang yung Burmese Ghouls. Hindi nag-ano yung gulong nila dong. Hindi gumana yung gulong. Na-e-ghouls. Na-e-ghouls. Ghoul. Kulang na lang ng E. E-ghouls na. E-ghouls na. E-barks naman. E-barks. Oo. Grabe talaga. Pero kasi kung papansinin mo, kung babasahin mo, babasahin mo mabuti yung Burmese Ghouls, ano? Pwede mong basahin niya ng Burmese Eagles. Ay, pwede. Pwede. Kung ikaw yung RRQ Hoshi, pwede nilang gawin yun eh. Nabasa nila nga. Eagle na talaga. Totoo. At ayan na, 19K gold for the Lord. At lilipat ata yung Lord sa mid dito. Medyo maglalaban, tatlong natamaan ngayon ang stun nung Alice. Pero nasa na yung damage output. Wala. Na 10 bits output. Nako. And now, RRQ Hoshi, Rob Luna, huwag ka muna magsaya dahil mag-e-extend tayo. We're going to game number 5. Oh, digi nga lang ba ang kayang ibuga ng mga tropa natin taga Myanmar as they lose the second time around here on the best of 5 against RRQ.